Koka. Pinoy! Koka. Pinoy! Pinoy! Koka. Pinoy! Koka. Koka. Ako nga! Sasalita ka. Koka. Baka walan mo ako dito! Sige, tumay kay Sir Adonis, oh. Hindi nga pwede. Ang init masyado ng ulo ngayon ni Sir Adonis. Naninibago nga ako, eh. Bakit? Hindi ko alam. Parang masama talaga siya ngayon. Alam mo, first time ko nga siyang makitang ganyan, eh. Sinabihan ba naman ako na hindi niya na daw ako kailangan? Baka na-sensor yung first issue natin. Hello? Mr. Odorable's office. Who's on the line, please? Hello, Josephine. Si Diana to. Diana, anong kailangan mo? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. Pumunta ka dito sa basement. Mag-usap tayo. Basement? Pag-uusapan natin. At saka isa pa, busy ako. Busy? Tignan natin kung busy ka pa nito. Nakita mo na ba si Josephine? Bakit? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Nakita mo ba siya? Hindi. Pero pag nakita mo siya, sabihin mo duman hindi sa table ko. Eh, bibigay ako. Totoo pala talaga ang chismis, Josephine. Ayaw mo na makita ka. Paano mo nalaman yan? May pakpak ang balita, Josephine. Lalo na sa'yo. Gusto ko lang naman maging normal na ang buhay ko. Kaya tigilan mo na ako at ang buong pamilya ko. Hindi ganun kadali yun. Mars, busy si Josephine. Huwag mong muna yung istorboin. Hindi ko naman siya i-istorboin eh. Kapadaanin mo na siya dito dahil ibibigay ko yung mga sketches ng tatay ko sa diyosa para sa nanay niya. Gustong gusto niya yun kahit itanong mo pa sa kanya. Ay, gusto ka ba kay Josephine? Wala. Bakit? Ikaw. Maring mawala ka sa buhay ko. Venus, umuwi ka na! Pero umuwi ka na!
pinag-uusapan niya. Lahan ko, lahan ko. Si Josephine. No. No. Nasaan ba siya? Nasa basement. Walang patawad ka talaga, no?